Chiri Ram Samar. Magluluto daw ako ng pasta carbonara. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bago nating mga upload. Ito na yung mga ingredients ko. Ang pasta na gagamitin ko ay Premium Liguin. Ito yung pangalan ng ano niya, ng pasta niya. Yung medyo palapad na pasta. Tapos may ano tayo dito, fresh milk, Nestle cream, garlic, onion, at saka yung chicken cube, magic sarap, at saka star margarine, at saka mushroom. Nagamit din tayo dito ng paper, at saka harina, at sukal. At saka may ano ako dito beef, yung manipis na palapad lang kasi gagamitin natin yan mamaya. At saka itong bacon. Ayan na, bago ang lahat, nakapainit na ako dito ng ininit na tubig. Ayan. Okay, ngayon magsimula na tayo kung paano ito lutuin. Ngayon magsimula tayo dito sa pasta. Ngayon, nakapainit na tayo dito ng tubig. Ilagay na natin itong pasta. Para, ito yung sekreto para hindi mag, ano, hindi magdikit-dikit yung pasta nyo. Lagyan natin yan ng mantika. Ayan, mainit na yung tubig natin. Maglagay tayo dito ng mantika. Okay. Mga 1 tablespoon lang. Okay, ngayon, ready na para ilagay itong pasta natin. Hatiin ko lang ito kasi dalawa lang kasi kami. Baka hindi namin maubos. Kailangan din natin dyan ng tong. Ayan. Lutuin natin to ng ano, 8 to 10 minutes. Tamang-tama ito na requested ni Ma'am Cherry kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakakapagkain ng ano, ng carbonara. Ayan. Ganito lang ako magluto ng ano, ng carbonara. Ayan. Step by step yung ituturo ko sa inyo kung paano to tutuin. Ayan. Okay. Hayaan lang natin to na ano, na maglambot dito sa kumukulong tubig. Ayan.
Okay, ayan, okay na yung ano natin. Luto na yung pasta natin. Tanggalin na natin dito sa apoy. Ayan. So ngayon, gagamit tayo dyan ng strainer. Ayan, lagay na natin dito sa strainer. Okay. Tanggalin natin lahat. Ayan, para hindi ma-overcook yung ano nyo, yung pasta nyo, tubigan nyo agad. Ayan. Para mawala yung init. Ayan. Ayan, hugasan na natin to ng tubig. Ilagay na natin dito sa dito. Ngayon, isunod na natin yung sauce. Bago yan, gagamit tayo ng malaking ano, malaking lagayan o malaking lutuan kasi kailangan yun dun sa sauce. Ayan, hugasan ulit natin tong ano, itong pinaglutuan natin to ng pasta. Ayun, nahugasan na natin yung pinaglutuan natin ng pasta. Painit na natin ulit dito sa apoy. Ayan. Hintayin lang natin ito na mag-init para malagay na natin yung margarin. Yung gamit ko na margarin pala, yung margarin na walang ano, walang timpla, kasi may margarin na matamis. Yung walang timpla, yun yung gamit ko. Kasi panggisa lang natin yan eh. Ayan. Ayan na, ituturo ko na kung paano po gumawa ng white sauce na bunara. Ayan. Okay. Ayan, mainit na yung ano, kaldero natin. Ilagay ko na itong margarine. Ayan. Kunin natin lahat. Ayan. Okay, ayan. I-melt lang natin to. Pag na-melt na itong ano, na-melt na itong margarin. Pahinaan niyo yung apoy niyo para hindi masunog yung margarin. Ayan. Ngayon, na-melt na tong ano margarin, ilagay ko na itong flour. Okay. Ayan. Lutuin lang natin 'to. Okay, na. Medyo, ano na, medyo inaluto na yung ano natin, harina natin. Ngayon, ilagay ko na itong 2 cups na ano, na fresh milk. Ayan na. Ilagay na natin yung 2 cups. Ngayon, ilagay na natin yung chicken cube. Okay. At saka itong magic syrup. Ayan. Okay. Ngayon, pwede na natin palakasin yung apoy. Mas maganda dito na ano, may ano kayo, may wire whisk kayo.
Saka maglagay ako dito ng asukal. Maglagay din ako dito ng punta. Ayan. Pinch lang. Ana, ito na yung ano niya, texture ng ano natin, ng sauce natin. Ayan. Pa ano lang natin to, bukalin lang natin para maluto yung sauce. Ayan. Ayan, medyo ano na, medyo kumukulo na. Ilagay ko na itong Nestle cream. Okay. Yan na. Ito na yung sauce natin. Yan. Ito na yung sauce ng carbonara. Yan. Pag kumulo na to, pwede na natin to tanggalin at isunod natin yung iba. Okay, yan. Okay, ayan na, kumulo na. Bago natin tanggalin dito sa apoy, tikman natin kung tama na yung tamis niya. Okay. Dagdagan ko konti ng ano, asukal. Na. Ayan. Tikman ulit natin. Napaka creamy ng sauce niya. Tama na. Ngayon, i-set aside na natin to kasi isunod natin yung iba. Ayan. Lagay natin dito. Okay. Isunod na natin tong pang toppings natin. Okay, ayan. Hintay lang natin na mag-init yung pan natin. Okay, yan na. Malapit na tayo magkakain. Kunting ano na lang to. Kunting luto na lang. Okay, yan. Okay, ayan. Mainit na yung ano natin. Maglagay ako dito ng mantika. Yan. Okay. Ngayon, mainit yung ano natin, mantika, ilagay ko na itong bacon. I-crispy lang natin yan. Ayan, crispy na yung bacon natin. Kunin natin. Ayan. Okay, ayan. Ngayon, magbawas tayo dito ng mantika. Ngayon, isunod natin itong beef. Bago natin i-fry, i-ano ko muna, i-marinate ko muna ito. Ito yung gamit ko na pang pamarinate. Para may lasa rin. Magkalasa ba? Yan. Kanina, nahugasan na namin ito.
niya. Okay, yan na. Ngayon, ipainit ulit natin itong. Ito na yung bacon, napakasarap. Yan. Next. Okay na yan, mainit na yung mantika natin. Ilagay na. Yan. At napakasarap. Sabi na lang, niluto na to. Eh, manipisyon naman to eh. Beef natin. Okay, out na natin to. At tabihin na natin. Okay, ayan. Malapit na talaga tayong matapos. Ito na yung last na ano natin gagawin. Okay, ayan na. Ituro ko na kung paano ito pagsamasamahin lahat. Ayan. Painit natin yung kawali. Okay, ayan. Magamit ulit ako dito ng margarin. Ayan. Ayan na. I-melt lang natin to. Ayan. Sobrang sarap to guys. Okay, ayan na. Pwede na yan na. Na-melt na yung ano natin. Ilagay ko na itong chop na garlic. Kailangan ito Pinoy lang yung pagka-chop ng garlic nyo. Ayan. Tapos, iluhit lang muna yung ano natin. Yung apoy. Para hindi masunog yung ano natin, yung margarin. Ayan. Tuloy lang to hanggang ano mag golden brown. Yan. Para lumabas yung bango ng ano ba garlic. Okay. Na lang. Okay, ngayon, medyo luto na yung garlic natin. Lagay na natin tong chop din na sibuyas. Lang natin to hanggang lumabas yung aroma ng mga garlic at saka onion. Yan. Okay. Ngayon, golden brown na yung ano, yung garlic at saka sibuyas, ilagay ko na itong mushroom. Okay. Yan. Yung gamit ko na mushroom yung nasa can. Okay, mag-add ako konti diyan ng ano. Paminta. Okay, konti lang.
mga pins lang. Ayan. Okay na. Okay. Ngayon, okay na, ilagay ko na yung sauce. Yung gawa natin na sauce kanina. Ayan. Bago natin ilagay, salain muna natin. Para hindi masama yung mga ano ba, mga bukol-bukol na ano, yung hindi naluto ba na ano, na harina. Dagdag ako ulit mga 3 cups siguro. Ayan, kasi marami man yung pasta natin. Saka pala kung ano, pag gumagawa kayo nitong sauce ng white sauce ng carbonara, kung may sobra, okay lang yan kasi pwede yan ilagay sa ref. Maabot yan ng ano eh, ng 5 to 7 days pag maganda lang mapagkalagay sa ref. Ayan. Okay. Yan, ikatatlong cup na ito na ano, na sauce. Okay. Kita to. Ayan. Magamit kayo dito ng salaan nyo kasi hindi natin ma-perfect talaga yung ano, yung luto ng harina. Ayan, para masala yung hindi naluto ba, yung mga natibugol, tibugol ba sa Bisaya. Ayan, okay na. Okay. Ngayon, naluto naman yan kanina. Ang isunod natin, ilagay itong pasta. Okay. Ayan. Ito na yung pasta carbura, pasta carbonara natin. Okay, ayan na. Ayan. Okay na, na-mix natin yung sauce natin dito sa pasta. Okay. Okay, ngayon, kukuha na tayo dyan at i-plating. Okay. Ayan, kukuha na tayo at i-plating natin. Ayan. Ayan. Kuha tayo dito ng mushroom. Kasi paborito ko yung mushroom. Ayan. 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 Ito na yung prinito natin kanina na ano, na beef. Kanya lamang po yung ano, i-slice natin ng pahaba. Ayan. Ayan. At saka ipatong natin dito. Ayan. Okay. Saka itong bacon natin kanina na ano, pina-crispy. Yan, chop lang natin ito.
Napakasarap ito, guys. Okay. Ayan na. I-ano na lang natin. Ganyan lang, oh. I-tap lang dito sa taas. Ayan. Ayan. Okay, napaka. Napakaganda yung gawa natin, guys, oh. Ayan. Ito na yung carbonara. Ayan. At JMB, natapos na natin naluto yung pasta carbonara natin. Ayan. Sana may natutunan naman po kayo. Ayan na. It's time for it na po. See you on my next vlog. Bye bye. Okay. Ayan na, Ma'am Cherry Ramsamar, yung requested mo sa akin. Ayan na, napakasarap. Naluto ko na yung carbonara.